Hello YouTube, hello everyone. My name is NinongAce. Welcome to my YouTube channel. In this video, gagawa tayo ng NFT game review na rinequest ng isa sa mga subscribers natin. Okay? The game is The Last War. Okay? Ang nag-request ng game review na to, guys, si Cherry Main Balagtas. Okay? Sabi niya, please do a review The Last Wars and Pirates World. Okay? So, isa-isa muna, no? Gagawin muna natin ngayon ang The Last Wars. Okay? Ititingnan natin gameplay, team, mechanics, lahat yan. Iisa-isayin natin sa video na to. Before we start, guys, alam niyo na sasabihin ko, I'm not a professional financial advisor. Ako lang po ay nagre-review ng mga NFT games na lumalabas sa market at sa mga re-request ng mga subscribers natin dito sa channel na to. Hindi po ako shiller, hindi ako fooder, at hindi rin po ako bayad to do NFT game reviews, okay? Ito lang po ay sarili kong DYOR na sineshare sa inyo. Real talk, honest reviews lang tayo, guys, dito sa channel na to, okay? Sinasabi natin yung good, tsaka yung bad, yung pros, tsaka cons, para at least may idea kayo bago kayo mag-invest. And guys, if you want to support this channel, please don't forget like, share, and subscribe dito sa channel at sa video para mas marami pa tayong honest real talk reviews para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay guys, The Last War, no? Unang tingin maganda, no? Para siyang 3D na para siyang ayun ko, unang tingin ko para Lord of the Rings ba 'to, kasi may elf, tapos parang may wizard, tapos may death dito, no? So tingnan pa natin kung ano ang The Last War. What is The Last War? Have fun playing while making money. Okay? We seek to create an accessible and fun game with which you can get a sustainable extra income. Okay? Fully audited and secure token in the blockchain. Build your empire and defeat your enemies. Have fun playing while making money. Okay? Down pa tayo dito. The Last War demo gameplay. Panoorin nga natin ito sandali. The Last War. Wow. Parang MMORPG, no? Ganda. Ayun yung nasa website. Clash of Clans. Clash of Clans. Na 3D. First impression, guys, sa YouTube video nila, ang ganda pala nito. Para siyang Clash of Clans na MMO na tower defense na 3D. Ang ganda, no? Very promising. Tingnan pa natin. The Last War is a game hosted on the Binance Smart Chain of a strategy and village building online. It focuses on the PvP, although it has have a campaign in PvE mode. Okay, as the game progresses and the village improves, the rewards that will be obtained will be greater. To be able to play, it is essential that you have at least one hero. So NFTs niya, merong race, mystical being, ito yung legendary, ito yung si Death, yung nandun sa ano, sa umpisa ng website. May uncommon, uncommon, legendary, epic, uncommon, epic, common. Kawawa naman yung common, talagang mukhang common, you know, yung common nila. So, pre-sale and tokenomics, 70% of TLW spent in-game will go back to the rewards contract. Okay? So, sale seed 5, private sale 5, staking team and advisors 20, sponsor strategy 5, gameplay 15. Okay, kung ako lang tatanungin nyo, siguro public sale, no? For 15, sana konti. Iba to na lang sa game incentives. Oo, ako lang naman yan. No? Personal opinion ko lang naman yan. Pero syempre, bahala sila dyan. Bakit dito may nakalagay 22%? Dito wala namang 22%. Malamang. Ito 20. Ito yung 20. So, down pa tayo. Development. Okay, guys. Ang team. From the Last War team, we want to be totally transparent. Showing all the members of this project from the beginning. Okay, so may picture, pero walang social media. Ito may Instagram, ito may LinkedIn, ito may LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. So not fully transparent, pero you are, yes, you are
kinda transparent. Okay. Para sa akin siguro more pa team, no? Give us more information about you. About ikaw. Anong history mo? Anong experience mo? A little more than that. Huwag nyo na kaming pahirapan to Google your names isa-isa at hulaan pa namin sa sobrang dami ng kapangalan mo, 'di ba? Isa-isahin pa namin kung sino ka doon. So, more information lang, 'di ba? Kayo na rin mismo nagsabi, totally transparent. Then be totally transparent. Bigay nyo na lahat. So for me, I have to say this. Sabi ko nga, stricto na tayo sa team from now on. So sobrang daming manlolokong team na nagtatago at mga peking picture pala ginagamit. So dito masabi natin, small red flag lang. Okay. Hopefully, maglabas pa kayo ng more information about you. So TLW roadmap, no? 2022 quarter 1. Audit, token audit na sila. Next na is whitelist token, public sale ng TLW, tapos yun na. Okay, lalabas na yung PVE nilang version. Partnership, apat lang, no? Wala sila masyadong yung iba, parang isang dosena ng partners eh. Ito, bakit ito lang? Siguro, ewan natin, no? Pero audited naman sila. Pero bakit ang konti ng partners nyo? So, we will see. Contact address, Telegram, Discord, YouTube, Instagram, email, support eh. So, medyo ano sila, no? Spanish. Tingnan natin guys ang YouTube nila. So, YouTube nila, 156 subscribers. Okay? Pero ang about nila, October 17, 2021. So, medyo hindi masyado tugma. Or hindi nila masyado pinupush ang YouTube nila, no? Ilang buwan na sila, tapos 156 lang subscribers nila. Ang video nila, apat lang, 3 months, 2 months, 1 month, 2 weeks. So, every month lang sila naglalabas. No? Puro may iksi lang din. Puro intro lang. Sabi ko nga, diba, sa ibang mga na-review na nating games, naglalabas sila mismo ng mga AMA sessions nila, ng mga updates nila, mga susunod nila sa mga roadmap nila. Lahat nasa YouTube. Eto, parang wala eh. Every month lang sila naglalabas. 3, 2, 1. Sabi nyo nga guys, di ba, very transparent naman kayo. Then I guess the best would do an AMA session sa YouTube. Yan. Pag ganun ginawa nyo, talagang todo tiwala na kami sa inyo. No? Talagang you are really transparent as the team. Dito guys, no, white paper, The Last War, Online Village Building and Strategy Game. Okay? Beta, NFT, NFT, the different types of NFT and their functionalities are explained below. Heroes, okay, race, ito yung races ng mga heroes. Human, demons, angels, mystical creatures. Okay, apat lang. Pagdating sa rarity, look at the different rarities that the heroes will have. Common, uncommon, epic, legendary lang. Which is good, okay? Kung nakita nyo metaxi, nakita nyo ba kung gaano karami rarity nung metaxi? Parang isang dosena yata. Items, okay. Get items to decorate your village. Okay, so may ganun pa, no? Itong bahay siguro. The items are minor NFTs in the game, giving different bonuses to the village as well as having a decorative function. So, bonuses types. The bonuses will be very varied types as described below. Mine production, storage capacity, cost of upgrade, upgrading time, troops damage, troops health, defenses damage, structures health, tsaka troops capacity. Resources, these constructions are focused on the generation and storage of resources. Okay, town hall, meron. Warehouse for gold, no? Magic storage, ito mining ng gold. Builder's house. Okay, these buildings are responsible for keeping your village safe. So archer's tower, cannons, walls, crossbows, mortars, sky destroyers, electric towers. So ito na nga yun guys, ito na yung nagpapa tower defense sa kanya, no? Pero yung actual map layout na aayusin nyo para naman siyang Clash of Clans, no? Tapos 3D version pa na para naman siyang MMO. Tapos may heroes din. So again, this is very promising. Bakit? Kasi this is something new. Okay? So guys, ito yung parang Clash of Clans niya, no? So meron kayong swordsman dito, meron kayong archer, tapos bibuild nyo ito, times 10, mapupunta dito, so dadami yung mga didepensa or aatake. Akin lang to guys, ha? Personal opinion lang, ha? Sana tong picture na to beta pa lang, no? Hindi pa ito yung final. Kasi sa unang tingin, para siyang 1990 early 2000 na Age of Empires. Ewan ko kung nalaro nyo yun.
Okay? Ganun eh. Parang old school pa yung graphics niya na sana pagandahin pa nila ng konti. Siguro naman, beta lang to. No? We will see sa release. Pero as of now, very promising. Pero konting adjustment lang, okay? Personal taste ko lang. Quarters, construction, army camps. Ganda, no? Very detailed. Ang dami niyang addition sa game, no? So, building system. Ito naman yung version ng Clash of Clans niya. Features, third-person interaction and enhancement. Editor with bird's eye view. Rearrange the whole village with a simple button. Save multiple layouts. Test the village through the summoning shire. Alam mo, maganda dito guys, nakikita natin yung vision, okay, nung mga dev team. Nakikita natin kung ano yung gusto nilang mangyari. So guys, may guild siya, no? So pwedeng guild wars pala to. Ang ganda. I mean, naisip din nilang magdagdag ng guild. So sana, no, makita mo yung ka-guild mo, tinutulungan ka. This will be very nice. Sabi ko nga sa ibang video ko, basta may guild, isko, rent, breeding, mga ganyan. Ito walang breeding for sure, pero may guild. So again, this is something good, okay? So dito TLW lang, under BEP 20 Binance Smart Chain Token, okay? Functionalities, buy resources and NFT in the market. It will be used to buy builders in the village. It will serve to accelerate the upgrades of building troops, heroes. It can be stacked for passive revenue. Pero guys, dito sa white paper nila, sunod na ang release, the game's alpha, PvE, and campaign mode. So hindi natin alam, malapit na to. At yung social media nilang nakita na natin, okay? May Twitter din pala sila. Tingnan lang natin mabilis. Twitter, 5,969 lang ang followers nila, guys, since September 2021. So again, this is probably natenggang project siguro, no, na hindi na na-update o natuloy, o siguro tinutukan pa nila ng maigi, hindi natin alam. Pero medyo matagal na. Okay? Pending na tong larong to. So anong tingin ko, guys, sa The Last War? Aabangan ko to. Okay, this is something new. Gusto ko yung gameplay. Gusto ko yung gameplay mechanics. Pinaghalo-halong MMO plus Clash of Clans plus Tower Defense. Graphics, konting upgrade pa ng konti. Okay, mukha siyang 1990s. Pagdating sa white paper, medyo kulang-kulang din siya. Okay, for example, nung nakita natin sa race, nakita natin apat ang race. Pero hindi naman natin nakita ano ba nagagawa nung per race? Ano bang skills nung per race? Diba? Ano bang buhay o HP nung mga per race na yon? So, kulang pa sa mas detailed information. Pero the general idea nung game, lahat na sa white paper. Which is very good. So, kayo naman guys, anong tingin nyo sa The Last War? Aantayin nyo ba? Aabangan nyo rin ang pag-release nito? Bibili ba kayo? Anong tingin nyo sa game mechanics? Dahil excited ba kayo? Iwan nyo dyan sa comment section sa baba kung anong tingin nyo. Pag-usapan natin yan. Or kung meron kayong gustong i-review ko rin na game, okay, na NFT game, iwan nyo lang din dyan sa comment section sa baba. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, no, para maintindihan pa ang The Last War, please don't forget like, share, and subscribe sa video na to at sa channel na to para mas marami pa tayong honest, real talk reviews para sa inyong lahat. Again, my name is NinongAce. See ya.